Breaking news tayo mga ka-shaded. Pinaplanuhan na ngayon ni Coach Tim Cohn ang next move ng Gilas after nila nakuha ang dalawang panalo against Hong Kong and Chinese Taipei in a convincing fashion. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, para sa mga bagong pasok pa lang dito sa Shaded Lane, ay pakisampal naman po si subscribe button at pati na rin si like button ay pahirit na rin. Salamat po. On the table now ay ang tatlong invitations galing Slovenia, Lithuania at Czech Republic, ang tatlong mga powerhouses sa Europe na gusto nilang magkaroon ng tune-up games against Gilas Pilipinas. Pinaplanuhan na ngayon ni Coach Tim Cohn kung paano niya papalakasin ang current Gilas team upang magiging mas malakas pa pagdating ng July Olympic Qualifying Tournament. Isa sa mga tinitingnan ngayon ng Gilas ay ang confirmed invitation ng tatlong mga malalakas na teams ng Europe na gustong makalaro ang Gilas sa isang tune-up game. Gustong-gusto ni Coach Tim Cohn ang offers na ito at naghihintay na lang kung kailan ang exact date, as he wants to make sure na mangyayari ang tatlong tune-up games within the 10 days training period ng Gilas bago ang actual competition sa OQT. Ibinunyag ni Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cohn na dumating na ang mga imbitasyon para sa kanilang paghahanda patungo sa FIBA Olympic Qualifying Tournament 2024 sa July. "We've got some invitations from Lithuania, Slovenia, and Czech Republic. We're gonna work our way through those and see what we can do." Yan ang sabi ni Coach Tim. "Nothing is set in stone yet. Though with the Philippine team given just 10 days to prepare for FIBA windows as per the Samahang Basketball ng Pilipinas Agreement with other basketball stakeholders like the PBA and the UAAP. That includes the OQT, where Gilas will be playing in Latvia as well. The windows for us to do it is only 10 days. Yan ang sabi ng 65-year-old tactician. Sinabi ng veteranong mentor na ang mga kupunan sa Europe tulad ng Lithuania at Slovenia ay nag-anyaya sa Gilas Pilipinas na dubalaw, samantalang iba pang mga federasyon ay interesado rin na maghanda ng husto upang makakuha ng ticket para sa Paris. At inaasam ni Coach Tim Cohn at ng kupunan na may isa pang laro sa window na ito dahil ito ang kanilang unang pagkakataon na maglalaro mula nang ma-appoint si Coach Tim Cohn bilang head coach ng programa noong nakaraang January. "We were just talking in the locker room about how this kind of feels like and ending right now because we won't play again until another 3 or 4 months, even 5 months. So it kind of feels like an ending for us." At yan ang sabi ni Coach Tim Cohn. At sa NBA, naman, ang pagbabalik. Chris Paul tutulungan ang Golden State Warriors. Sa wakas ay makakasama na rin ng Golden State Warriors ang veteranong point guard na si Chris Paul. Inanunsyo ni Shams Charania ng The Athletic at Stadium ang good news para sa kupunan. Warriors guard Chris Paul, out since January 5 due to fractured hand, is listed as available to return Tuesday versus Wizards. Naoperahan si Chris Paul noong January 8 matapos nagtamo ito ng fractured left hand sa isang laro noong January 5 at pinayagan na siya ng light workouts noong January 30. At ang 38 years old na point guard ay may average na 8.9 points, 7.2 assists ngayong season at sa pagbabalik ni Chris Paul, may katulong na si Stephen Curry sa pagdadala ng bola at sa pagpapatakbo ng mga plays ng kupunan. At sa laro naman ng NBA, ang huling basket ni Josh Hart ay tumulong sa New York Knicks para talunin ang Detroit Pistons. Mintis ang three-pointer ni Jalen Brunson
at nakuha muli ang bola ng Knicks at ipinasa ito kay Josh Hart para sa go-ahead basket. Sa pagitan ng tatlong turnovers at isang hindi tinawag na foul sa isa sa controversial na possession ngayong season. Natapos ni Hart ang layup sa may 2.8 seconds na lang ang natitirang oras at tinalo ng New York Knicks and Detroit Pistons sa score na 113-111. "We won. This is the NBA, man. We don't care how we win. We don't care how ugly it is." At yan ang sabi ni Josh Hart tungkol sa kanilang panalo. At si Jalen Brunson ay nagtala ng 35 points and 12 assists para sa Knicks at ang kanyang missed 3 points attempt sa may 20 seconds na lang ang nalalabi ang nagsimula sa magulong pagpapalitan ng bola na humantong sa basket ni Josh Hart at nag-iwan sa Detroit Piston coach na si Monty Williams na galit pagkatapos nito. Hinabol ang rebound ng Detroit, ngunit itinapon ito tila nagtagumpay na makuha ng nakawin ni Austin Thompson ang isang pasa ni Dante DiVincenzo pero pagkatapos ay nawala ni Thompson ang bola habang nagkabanggaan sila ni DiVincenzo sa gilid ng court. Kaya't nakuha ang bola ng Knicks at nakita ni Jalen Brunson si Josh Hart sa ilalim ng basket para sa kanyang layup while being fouled. Matapos matalo ang Pistons sa kanilang anim na sunod-sunod na laro, pumasok si Coach Monty Williams sa court upang sigawan ang isa sa mga officials na malapit sa lugar kung saan nadapa si Thompson. Nagtapos si Josh Hart ng 23 points at nagdagdag naman si Dante DiVincenzo ng 21 points para sa Knicks kung saan tinalo nila ang Detroit Pistons for the 14th straight times. At si Cunningham ay umiscore ng 32 points at si Jalen Duren ay merong 11 points and 16 rebounds para sa Detroit Pistons. Ito ay isang magulong pagtatapos sa unang pagkikita ng dalawang koponan mula noong February 8 na kalakip sa isang trade kung saan dinala si Bojan Bogdanovic at Alec Burch sa New York at ipinadala si Kenton Grimes, Evan Fournier at Malachi Flynn sa Detroit. Si Grimes ay karamihang binati sa unang pagpasok niya, ngunit si Fournier na matagal nang hindi bahagi sa rotation ni Coach Tom Thibodeau ay hindi welcome nang pumasok siya. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago yan, para sa mga bagong pasok pa lang dito sa Shaded Lane, ay pakisampal naman po si subscribe button at pati na rin si like button ay pahirit na rin. Salamat po!